Itong ABS, pag expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mangyayari. Kasi ang Pilipino ngayon lang makaganti sa inyong kalokohan. Hello, what's up mga tol? Tara't pag-usapan po natin ang mga issue ng ABS-CBN. At para maliwanagan po ang iba nating mga kababayan. Ang ABS-CBN po ang pagmamay-ari ng mga Lopez clan. Sino nga ba ang mga Lopez clan mga tol? Ang mga Lopez po ay isa sa mga makapangyarihang oligarko na kumokontrol sa Pilipinas. Marami po silang pagmamay-aring kumpanya mga tol. At isa na dyan ang Meralco. Noong panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal, sila ang dahilan ng pagbagsak ng presidente, mga tol. Nagpakalat sila ng sari-saring black propaganda hanggang sa tuluyang bumagsak ito. At noong panahon po ni Pangulong Ferdinand Marcos, para sa kaalaman po ng lahat, magkadikit po ang Pangulong Marcos at ang mga Lopez. Subalit sa di inaasahang pangyayari, sa isyu ng tax nagsimula ang hidwaan nila. Ang kagustuhan po ni Pangulong Ferdinand Marcos na 40% ang tax na mapupunta sa gobyerno natin ay hindi po sang-ayon ang pamilyang Lopez dito. 15% lang po ang pinaglalaban ng mga Lopez na mapunta sa gobyerno natin. Dahil po dito, nagsimula po ang hidwaan ng Pangulong Marcos at ang mga Lopez. Nagpalabas po ang mga Lopez ng iba't ibang black propaganda sa media laban kay Pangulong Marcos. At naging dahilan po ito para ipasara ni Ferdinand Marcos ang ABS-CBN. Subalit isang araw mga tol, nanganib ang isang kumpanyang pagmamay-ari ng mga Lopez. Ito ay ang Meralco. At nanghingi po sila ng tulong sa gobyerno natin sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sinagip ng gobyerno natin ang Meralco mga tol. Subalit hindi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos na may plano na ang mga Lopez na pabagsakin ng pamahalaan. Kaya nakipagsabuatan ito kay Ninoy at Cory Aquino. Noong nagtagumpay sila at naupo si Cory mga tol sa pagkapresidente, ibinalik ni Cory ang ABS-CBN at Meralco sa mga Lopez. Kaya ganun na lang ang utang na loob ng mga Lopez sa mga dilawan mga tol. At nagsimula na ang panloloko ng mga dilawan mga tol sa mga Pilipino sa pamamagitan ng media, dyaryo, libro, at mga bayarang tao para siraan ang kabutihang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga Pilipino. At magpahanggang ngayon mga tol, pagpamilyang Marcos at pamilyang Duterte ang laman ng kanilang kahayagan ay puro paninira at walang katotohanan ang inilalabas nila sa taong bayan. Yan po ang mga taong walang pakialam at kinabukasan ng ating bayan at sariling kapakanan lamang nila ang iniisip nila. Isipin mo mga tol, 34 years na nilang niloloko ang mga Pilipino. Regarding naman po sa franchise renewal ng ABS-CBN mga tol, maraming nagsasabi na tinatakot lang daw ni Pangulong Duterte ang executives ng ABS-CBN. Dahil makatao ang Pangulo at dahil tiyak na marami daw ang maapektuhan gaya na lamang ng pagkawala ng trabaho ng libo-libo nitong empleyado, kasama na dyan ang mga artista, talent arms, journalists, contractual or mga job order employees sa buong Pilipinas. Hindi daw magagawa ng Pangulo na ipasara ito. Isa pa daw sa dahilan mga tol ay mayroong mga supporters si Pangulong Duterte na nasa ABS-CBN din na naghahanap buhay tulad ni Robin Padilla, ang Barreto family, si Aiza Siguera, Sharon Cuneta, Bayani Agbayani, Philip Salvador, at marami pang iba. At kung pagsasamahin ang kanilang mga panawagan, ay magdadalawang isip daw ang Pangulo mga tol na ipasara ang network na ito. Naku po mga tol, nagkamali na naman sila ng iniisip.
Lalong-lalo na mga tol yung mga talent artist ng ABS-CBN. Napilit nilang sinasabi na walang violations ang kanilang kumpanya. At pilit pa nilang hinihikayat ang sabayan ng Pilipino na labanan ng gobyerno para sa kumpanya nilang maraming nilabag na violations. Naku po mga tol! Talagang madrama ang mga ito at idadamay pa nila ang sambayan ng Pilipino sa kalukuhan nila. Ano sa palagay nyo mga tol? Naniniwala ba kayo na hindi alam ng mga talent artists ng ABS-CBN ang violations ng kanilang kumpanya? Maraming nagsasabi mga tol na nagdadrama lang ang mga artistang ito para suportahan sila ng mga fans nila. Pero hindi na po tanga ang mga Pilipino ngayon mga tol. Malawak po ang social media at hindi po nila maluloko ang karamihan sa mga Pilipino. Bistado na ang gimmick nila mga tol. Pinapakita lang nila sa sambayan ng Pilipino na kahit mali ang gawain ng kumpanya nila ay papanigan pa din nila ito. Galawang dilawan din ang mga style nila mga tol. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang violations ng ABS-CBN. Napilit nilang sinasabi na wala silang nagawang violations. Para gawing mangmang ang sambayan ng Pilipino at para samahan sila sa pinaglalaban nilang kalokohan. Ito po ang violations nila. Nagbebenta po ang ABS-CBN ng TV Plus na walang prangkisa o lisensya. Yung tungkol naman po sa renewal process nila, nagka-problema dahil lang sa letter S. Iisang channel lang po mga tol ang nasa 1995 na kontrata nila. Pero nung nag-renew po sila noong 2014 mga tol, dinagdagan nila ng S yung channel. So ginawa po nilang channels. Talagang bawal po talaga ito. At kabilang dito mga tol ang KBO na free to air dapat ang mga palabas na yan. Pero pinagbabayad ng ABS-CBN ang sambayan ng Pilipino ng 30 pesos para sa subscription ng KBO kasama na po yung rates ng TV Plus. Na free naman po dapat talaga yun. Hindi ba kayo nagtataka mga tol kung bakit walang TV Box ang GMA at iba pang mga local channels dito sa atin? Kasi po sumusunod po sila sa batas at talagang bawal po talaga ito. At dahil sa ginagawa ng ABS-CBN mga tol, madaming small time cable channels na nagsasara at nalulugi dahil sa ginawa nila. Biruin nyo mga tol, gumamit sila ng isang frequency for 13 channels na dapat isa lang. Na dapat po ay one franchise is equal to one channel. Ang ABS-CBN po ay may one franchise pero 13 ang channels. Pinagkakitaan pa nila mga tol ang test frequency na dapat libre. Pinagkakitaan nila ang TV Plus box. At talagang bawal po ito pero pinagpatuloy pa din nila para kumita sila ng malaki. Hindi po sila sumunod sa batas. Tapos noong 2014 po, hanggang ngayon, hindi pa din nila ito inaayos. So ABS-CBN ang may kasalanan mga tol kaya nagsara ang kumpanya nila. Sila din ang may kasalanan kaya nawalan ng trabaho ang mga empleyado nila. Kung mahal nila ang mga empleyado nila, dapat inayos na po nila yan 6 years ago pa. Ang daming nasayang na taon mga tol. Kaya wala pong ibang sisisihin kundi ang ABS-CBN din. Nagpabaya po sila sa kumpanya nila. Ito pa mga tol, gusto ata nila makalibre sa mga violations nila. Kaya hindi nila ito inaayos simula pa noong 2014 na ang pangulo pa ay si Noynoy Aquino at umaasa sila na mananalo ulit ang isa sa mga dilawan sa pagkapangulo para mapawalang bisa ang mga violations nila at tuloy-tuloy pa din ang prangkisa nila mga tol. Maraming nagsasabi mga tol na hindi daw makakalusot ang ABS-CBN. Una mga tol, kahit i-consider pa ng Pangulo ang panawagan ng mga empleyado at mga kaibigan nito na nasa ABS-CBN, hindi pa rin ito papayagan ni Pangulong Duterte na makarenew sila ng parangkisa. Sapagkat matagal na nagtitimpi ang Pangulo sa mga abusadong oligarko sa ating bansa. At talagang loyal din siya sa Pilipinas mga tol at walang kaibigan sa kanya. Pantay-pantay po ang tingin niya kung batas ang pag-uusapan. Pangalawa mga tol, walang pag-aatubiling pinirmahan po agad ni Pangulong Duterte ang franchise ng GMA Network noong 2019. Marami din pong kapuso ang against kay Pangulong Duterte pero pinirmahan niya pa rin ito. Ito ang katunayan mga tol na wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga tao sa kanya, malapit man sa kanya o hindi. Basta sumusunod ka sa saligang batas wala pong problema. Pero pag hindi, naku po siguradong may kalalagyan po ang mga taong ito.
Pangatlo, mga tol, kung sakaling i-renew niya ang ABS-CBN, talo siya dito, mga tol. Dahil pag nagpatuloy ang network na ito sa pag-ere, malamang wagas na naman ang mga paninirang gagawin nito sa ating Pangulo. At kung matatandaan nyo pa, mga tol, ay talagang masama ang loob ng Pangulong Duterte sa ABS-CBN. Dahil po sa hindi pagpapalabas nito sa campaign ads niya noong tumatakbo siya sa halalan bilang Pangulo. At ang pinapalabas lang po na campaign ads ng ABS-CBN ay ang mga kandidatong dilawan. Eh kahit ganun po ang ginawa ng ABS-CBN ay si Tatay Digong pa din ang nanalo bilang Pangulo ng ating bansa. At napahiya po ang ABS-CBN sa payag ni Pangulong Duterte sa issue ng campaign ads niya. At gustong ibalik ng ABS-CBN ang ibinayad ni Tatay Digong na 2.8 million pesos para sa campaign ads niya. At lalo pong napahiya ang ABS-CBN, mga tol, sa kanilang ginawa. Dahil hindi na po tinanggap ni Tatay Digong ang cheque ng ABS-CBN sapagkat tapos na ang eleksyon at siya na ang presidente. Mga tol, maraming salamat po sa panonood. Pakishare po ang video ito para malaman ng sabayan ng Pilipino ang katotohanan. God bless po sa ating lahat.